So mga kabola, patuloy nating inoobserbahan, minomonitor itong nangyayari dito sa ating Philippine basketball, particularly itong lumalala na girian ng mga fans dito sa kalagayan ni Coach Chot Reyes as the head coach and program director of our national team. Isama na rin natin ang SBP. So hindi bagong bagay na sabihin natin noon pa man ay marami nang hinaing ang mga fans natin na sana bumaba na sa pwesto as delikadesa itong si Coach Chot Reyes. May mga sumisigaw din na sana ganun din itong si Alpan Lillo bilang presidente ng SBP. So karapatan ng mga fans yun, ano, walang makakakontrol nun. Kumbaga, sabi nga natin, irespeto natin ang opinion ng isa't isa. Ngayon, on the other hand, nagsusunod-sunod itong mga namomonitor natin na mga basketball players, particularly PBA players na di umano, I should say di umano kasi hindi natin ma-confirm eh kung legit ba yung term na organic ba yung suporta na pinapakita nila, quote in quote, dito kay Mr. Chot Reyes. Pero sige, fine. Kumbaga, kung ang mga fans ay hindi natin kontrolado, may opinion yan, irespeto natin yan. Sige, irespeto na rin natin itong mga suportang naglalabasan ngayon, isa-isa, dito kay Mr. Chot Reyes. Bagamat open and close parenthesis, ay may mga kumu-question sa suportang yan na pinapakita nila. Kung yan ba ay pre-arranged, kumbaga scripted, drama lang para masabi na hindi nag-iisa itong si Coach Chot Reyes kasi nakikita nila buong Pilipinas na eh, maging sa ibang bansa. Sabi ko nga sa nakarang mga vlog natin, kahit sa Lebanon at saka sa Indonesia, nakakarating na itong mga iskandalong nangyayari ngayon sa ating Philippine basketball, particularly itong ating national team. So, ang duda nung iba, parang scripted daw, okay, parang drama lang, lalo na yung mga naglalabasan ay mga former players din niya at under ng most of them, naging under ng MVP group of companies. So, sige, fine, irespeto na rin natin yung bagay na yon kasi hindi naman natin kayang patunayan yon. Actually, wala tayong mekanismo para husgaan kung yung bang suporta nila kay Chot Reyes ay organic or non-organic. Pero ngayon, hindi yon ang point natin ano sa episode na ito. Ang point natin dito, left and right, okay, na mga nagigiraan ngayon, kagaya halimbawa nitong sagutan nitong si Rendon Labrador ba yon at saka itong si Mark Pingris. So hindi natin pakikialaman yung ginagawa nilang sagutan ano sa social media. Wala tayong karapatan na manghimasok pa doon. Pero ang nakakabahala sa akin mga kabola at sana ay napapansin at namomonitor din ito ng POC at saka PSC maging ng mga senador natin na sana umaksyon na sila the soonest as possible. Kasi kung napapansin natin mga kabola, lumalala ng lumalala ang alitan tuloy nitong mga fans ng kabilang magkabilang panig, which is hindi ito yung ine-expect natin na primary objective ng isang sports community, particularly basketball community. Kasi alam nyo, totoo yun na ang sports sa buong mundo, kahit medyo magastos yan, bakit gumagastos ang mga gobyerno dyan at saka mga private organizations? Because people are united through sports. It represents, it reflects what kind of personality yung mga tao, what kind of discipline yung mga tao sa isang bansa through their national team. Okay? Akala kasi nung iba, pag sinabing basketball, sports, football, soccer, ang nakikita lang natin yung galawan ng mga players, okay, yung laro nila, sinong panalo, sinong champion, sinong talo, etc. Hindi yon. Okay? Pag nilaliman pa natin ang objective ng sports, dapat nakikita natin doon yung pagkakaisa, yung unity at saka yung discipline. Which is, doon pa lang sa point na yon, masasabi natin mukhang failure itong SBP. Dahil ang SBP ang siyang nananagot dito sa lahat ng mga nangyayari. Ito yung opinion ko rin lang mga kabola, no? Dahil unang-una, ikaw yung pinaka-leader dyan, okay? Na dapat ikaw ang nagpro-promote ng unity among Filipinos through basketball. Kasi yun yung under mo, basketball. Ganon din, itong POC at saka PSC, sana silipin nila. Okay, sana mag-react na sila the soonest as possible. Kasi lumalala ng lumalala eh. At ang nakakabahala pa rito, hindi natin alam kung intentionally or talagang ganon ang takbo ng hangin ngayon, parang naliligaw yung totoong usapan. Kasi
Nagsimula lahat ang problemang ito nung natalo itong si Coach Chot Reyes ang ating Gilas Pilipinas dyan sa Southeast Asian Games. Doon nagsimula ang kwan ang soap opera na ating sinusundan hanggang sa oras na ito. So, simple lang ang battle cry ng mga Gilas fans, ng mga Pilipino. Kung hindi na kaya ni Mr. Chot Reyes na ibalik sa winning tradition, okay, itong ating national team, then mag-giveaway na sila. Kung hindi na kaya ni Mr. Alpanilio na pangunahan ang leadership para maibalik tayo sa winning tradition, ay magpapalit na sila. Okay? Yun ay hinaing ng mga fans. So yun yung issue ngayon. O kaya yung isang option, sinabi ko na rin sa mga nakaraang vlog natin, kung talagang ayaw nila, on the first place sila ang nakaupo dyan at sila ang may karapatan, hindi kami aalis dito, okay? Mga fans lang kayo, siguro ganun ang opinion nila. Okay, fine. Wala na tayong panahon para makipagtalo on that point of view. Pero siguro ay i-trigger nila, i-target nila kung ano talaga yung nakikita natin na problemang pinag-uugatan ng mga alitan ngayon. Kaso ang nangyayari, parang tuwang-tuwa pa ata sila na naliligaw yung usapan. Balikan ko yung kay Rendon Labrador, kung hindi ako nagkakamali sa pangalan niya, tsaka itong si Mark Pingris. O hindi ba sinausawa na ng ibang mga players, lumulutang na yung pangalan ni Terence Romeo, bagamat idol natin yan, lumulutang na yung pangalan ni Calvin Abueva, na hinahamon din nila itong si Rendon Labrador ng one-on-one. So lumalabas, nagiging personalan na yung issue sa part nila. Okay? So pagka tuloy-tuloy na nangyayari ito, matatabunan ng matatabunan yung totoong issue ng ating Philippine basketball. Okay? Ang nangyayari dito parang civil war kung maituring natin na kampihan na lang ng kampihan tapos nagiging personalan. O ngayon yung naririnig ko doon sa alitan ng mga yan, sina Mark Pingris at saka si Labrador, nagiging personalan na. Okay? Kulang na lang, magsuntukan na sila. So nakakalungkot mga kabola dahil hindi talaga yan ang objective ng isang sports, particularly ng basketball. Okay? At pag yan ay nasilip pa ng FIBA, maaaring questionin din tayo dyan ng FIBA. Kasi ang FIBA, okay, ganun din yung FIFA kapag ka-football, soccer, lahat ng mga international sports organizations and associations, lahat ng mga yan binabantayan nila kung naipropromote ba ng bawat member nito na mga bansa yung primary objective ng organization. So para sa akin, pwede na tayong questionin on that part kapag ka talagang ito na monitor ng FIBA. Kaya sa tingin ko, the soonest as possible, hindi man na tayo mamonitor ng FIBA, pero hindi maganda. Kasi pag pumunta ka sa Facebook, okay? Di bali sana kung yung mga matatanda na lang ang nag-aawayan sa social media. Eh kasi pati mga kabataan, So ayokong mangyari yun na ang naitatanim sa isip ng mga bata ay makipagtalo, okay? Magkaroon ng partition, magkaroon ng division. Kasi sa mundo ng sports, dapat united ang lahat, okay? So this is a wrong, untoward incident, I should say, na dapat talaga ay ma-stop, okay? Hindi natin matiyak kung sino dapat talaga dito ang maging mediator o mamagitan. Pero sa nakikita ko, dapat mamagitan na talaga ang POC, ang PSC at saka mga senador. Dahil doon sa huling vlog ko mga kabola, pinakita ko doon kung ano hanggang saan yung kakayahan ng PSC. So ang PSC, hindi siya direktang pwedeng manghimasok dito sa problema ng SBP, lalo na yung pag-rebound o pag-appoint ng mga coaches or officials nito, pero may kapangyarihan siya. Nakalabitin ito, sitahin ito, lalo na kung ang usapan ay doon sa objective, okay? Doon sa programs, which is at this point, sa tingin ko pwede nang manghimasok sa point na yan, itong PSC. Ganon din yung POC. Kasi nung araw, sabi ko nga, pag sinundan natin ang nakaraan, nung may mga kontrobersya na kinasasangkutan yung BAP, yung Basketball Association of the Philippines, nag-react na rin doon ang POC. Hanggang nakarating na rin sila sa mga senador, tapos na-involve na rin doon ang PSC, tapos sinulong nila na mapalitan yung BAP, at yun na nga ang nangyari, naging SBP. BAP, SBP, tapos later on naging SBP. So, yun yung ine-expect ko ngayon na sana mag-react na sila ngayon, okay, kung anong dapat gawin. I'm not saying, baka sabihin naman nila nagiging masyado na tayong anti-SBP or anti-Chot Reyes. Ang objective na lang siguro natin dito, kung talagang ayaw nilang magpapalit dyan, sana ayusin na lang, okay? Kasi simple lang ayaw mong umalis sa pwesto, okay, pero nagkakagulo ang mga tao, therefore, pag-aralan mo, ano yung problema? Bakit ayaw na ayaw nyo kay Coach Chot Reyes? Okay, very given naman yung problem. Di ba? Hindi na asikaso ang mga players, ang team.
nahahati yung attention niya, may PBA siya, meron siyang national team, kulang sa practice, hindi nakukuha yung mga players. So, given problem, kitang-kita naman natin, hindi sikreto kung ano yung mga dapat ayusin. Okay? So, simple lang. Okay? Tingnan nila anong problema, pag-usapan nila, mag-recommend sila para sa ganun, masettle na once and for all at hindi na uuwi na ang pagtatalo tuloy ay nagiging personalan dito sa mga Pilipino kapwa Pilipino, ano? So diyan muna tayo mga kabola, ano, i-monitor natin kung paano ito isesettle ng kinauukulan. Pero kagaya ng lagi kong sinasabi, okay? Lagi pa rin nating suportahan ang ating national team. At the end of the day, yan pa rin ang pride and honor ng ating bansa. And let's hope for the best na sana the soonest as possible ay masettle ito at mag-react na yung mga kinauukulan na tinatawagan natin ng pansin. Hanggang sa muli mga kabola, ingat kayo and God bless.